Hello, what's up mga kadiskarte? Tuwing kailan nga ba dapat nating palitan ang substrate ng ating breeders o superworm breeder? What's up, what's up? Welcome back to our channel, Charmaine Zulueta Family. So, update ko lang kayo, no? Ito yung mga superworms na in-isolate natin para maging isang beetles. Nung nakaraang buwan, makikita nyo yun din sa ibaba nito. Sa description box, ilalagay ko kung paano ba ang proseso para kayo ay makagawa or makapag-breed ng superworms. Ayan, sa nakikita nyo, hindi pa namin napapalitan ng panibagong beddings ang ating mga beetles. So, yung mga namatay na, ayan, nakikita nyo po, yung mga namatay na yan, siguro, mga nakaano na yan, naka 6 months na. Kumbaga, tapos na yung generation niya sa pagbibigay or pagpuproduce ng superworms. Sa nakikita nyo, no, pag hinawi ko yan, ayan, medyo malalaki na. Actually, hindi kasi ako naglilipat ng beetles. Yung husband ko talaga. Kasi hindi ako, or hindi ko kaya talaga pa silang hawakan. Ayan, nakikita nyo, no? Ayan, may gulay tayo. Ano yung kinakain nila? Yan ay pechay bagyo na mabibili mo sa palengke. Alam mo, yun yung mga tira-tira sa palengke. Isang plastic na malaking yan, 10 piso lang dito sa amin. Sa Dasmariñas, ayan, no? Nakikita nyo, no? Ayan, tuloy pa rin ang breeding nila kahit na, ayan, nakikita nyo, may mga baby na dyan na malalaki na yung mga worms natin, no? Ayan, tuloy pa rin naman sila. Pero mamaya, ililipat namin yan. So, tara sa ating topic for today. Let's go! Ayan, napalitan na ang kanilang beddings or ang ating substrate para sa mga breeders ng ating superworms beetles. Yan o, sa nakikita nyo ang dami na nila. Yung iba dyan na dyan sa ilalim ng egg tray. Syempre, yung iba lang may gusto dyan sa na makita sila. So, eto na nga. Paano nga ba natin malalaman na dapat na nating palitan ang substrate ng ating bean breeding area? So, ayan, nakikita nyo, pinapakita ko po sa inyo na malalaki na yung superworm sa loob ng aming breeding area. Pag ganyan po, na nakikita nyo na yung mga worms, pwede na kayong maglipat ng another bean para sa inyong mga breeders. So, syempre, palit ng substrate. Tapos, pagkatapos yung magpalit ng substrate, palit din po kayo ng panibagong egg tray. Yung egg tray po kasi, mas gusto nila sa dilim or yung sabihin mo ng yung eggs nila, mas madalas nilang inilalagay sa mga gilid-gilid nun. Kagaya nitong mga karton na ipinakita ko sa inyo. Bawat isa po nun, nilagyan nila ng eggs. Then, pagkatapos nilalagyan ng eggs, pagka doon na rin lalaki yung mga superworms. At, ayun, pag tinanggal nyo yun, doon makikita nyo maraming superworms doon. So, ayan, nakikita nyo, ang dami, no? Ayan, ang aming dalawang bin para sa mga superworms beetle natin na breeders. So,
yan, ipapakita ko sa inyo. Kagabi, naglinis ng mga bin ang aking husband. Ayan. Ayan na sila. Ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang nakukolekta namin na dumi ng superworms. Ito pa lang yan, ha. Tsaka ito. Ayan, nilalagyanan namin na yan. At yung maliit na yan. So, nagbalit na siya kagabi. Ayan, malami na sila dyan, oh. So, sa tuwing lilinisin yung kanilang bin, nakaka-collect kami ng kanilang dumi. Which is, ayan, meron na din pala sila ulit. Ang lakas nila dumumi, no? Ang lakas din nila kumain. So, tara. Let's go! At eto na nga. Yung duming na-collecta. No? Iisa-isahin pa yan. Kung baka mamaya may superworms pa sa loob. Ayan. Titingnan pa natin yan isa-isa kung baka mamaya may superworms pa yung loob niya. Ayan. Sa pagpapalit naman ng substrate sa ating bin ng mga superworms, dapat maubos muna nila yung pagkain na nakalagay, which is yung beddings mismo nila, yung kinakain nila, yung chicken feeds na gamit namin bago namin palitan yung kanilang substrate. Syempre, tinitingnan din muna namin kung naubos na ba nila yung pagkain nila bago natin palitan. Siguraduhin lang natin na hindi sila magmo-moist, kasi kapag nabasa yung kanilang frass, kung tawagin, or yung mga dumi nila, mabaho po yan. Bumabaho siya. At syempre, ayaw naman natin na umamoy yan sa ating tahanan. Kasi kami, nagbibreed kami sa loob lamang ng aming bahay. So, kaya ayan, nakita nyo, no? Sa gabi po yan, nilinis ng aking husband, ang dami. Super dami. Dahil ang dami na rin naman nung superworms. Ayan, okay. Sabi ng iba, pwede daw itong gawing pataba sa halaman. Pero kami, tinatapon lang namin ito dahil syempre bago mo itong gamitin na pataba sa iyong halaman, kailangan marunong kang mag-decompose kung paano yung paraan. Syempre hindi na tayo expert doon. Hindi pwedeng basta-basta mo na lang ilalagay ito sa iyong halaman. Kasi ito, pag nababasa ito, hindi siya napupunta sa ilalim. No? Mabubuo lang siya. Alam niyo yung diaper, parang ganun. Pagka nabasa, ayan, buo lang. Mamumuo lang. Kaya, for me, hindi siya advisable na idadirect niyo siya sa inyong mga halaman. Siguro yung small amount, tapos kuha kayo ng lupa, haluin nyo lang dun, pagsamahin nyo yun, pwedeng pwede. So, kung bago ka lang sa aming channel, hit mo na ang like, then subscribe, just leave a comments kung may mga katanungan ka or suggestion. At huwag mo na rin kalimutan ng bell notification button. Click mo na yan para pag may bago kaming lalabas na videos, updated ka. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta sa amin, sa tuwing gagawa ako ng videos, maraming salamat din po sa inyong lahat. Paalam, hanggang sa muli.